sa time natin na sino yung ama ng pananampalataya. Hindi po ba yung mga apostol mananampalataya din? Yung ama ng pananampalataya din nila si Jesus? Pwede po sabihin si Jesus. Pero dito sa yung nahalitawa natin, hindi na si Jesus. Kasi ito yung mga tao ginamit sa Jesus. Papasang lang po. Ama, sumunod sa anak. Ito ay mga, ito ay mga nalisi. Ito mga, pas walang alam sa Biblia, hindi na una sa pananampalataya. Ganoon din sa panahon natin. Tayo anak sa pananampalataya. Ang susundan natin, yung mga nagsundador ng ating aral. Okay? Okay, next. Okay na. Zoom out. Hindi ka pwede mag-contact zoom. Magkasa ka lang. Zoom out. Brother John, hintay mo. Okay. Sige, ano ang kinalaman ni Brother Branham sa Dreadful Day? Kasi ito, sa Dreadful Day ay mayroong tinatawag tayo na Day of Vengeance. Yan, inon ko na. Si Barber Nam ang mensahero sa huling iglesia. Nakapanood na. Nakita niya to? Laodicea Age. Sa panahon ng Laodicea, ang iglesia ay... Sa panahon ng Laodicea, ang iglesia ay... Nasa kadiliman. So bago matapos ang iglesia, alam niyo ba matatapos na ay ng huling generasyon? Kasi ang huling generasyon na magubo na hindi tayo mauubos. Hindi tayo lahat mamamatay, makikita na natin darating ang mga bagay niya. Mateo 24:27. This generation shall not pass. So, ang pangaraw ni Barbara may kinalaman. Siya nga ay nagsayag ng 70 weeks. Last week of Daniel, yung tribulation period. Ako may tanong pa rin. Siya bukas ng mga hiwaga na yan. Kaya, itong grateful to the Lord, makakapanahon na natin yan. O, sino pa may tanong? Yung po sa 144,000 kanina na itingin natin, yung, bakit po, di ba mismong yung mga yun na ang tumanggi mismo kay Jesus, bakit sa mismong lahi pa nila kailangan yung maligtas na 144,000 at ba't sa kanila magmumula yung two witnesses, yung ispeto ni Elijah at ni Moises? Bakit po hindi sa mga hintid? Lumabas na ang Elias at Moses. At yung ano yung tingnan na kay Barbara? Kain, kain! Ilang siya? Elias, meron din siya Moses. Yung ano yung tingnan ni Moses at Elijah na kay Brother Branham? Dalawa. Kasi hindi tayo ang chosen people. Tayo ay binugkong. Romans 11:25. Binugkong ka lang sa sanga. Now, na punong ulibo. Ikaw ay ligaw na sanga. Right? So, bakit wala sa hintil? Meron sa hintil. Nauna na nga tayo eh. Pero babalik, bakit babalik sa kanila? Bakit babalik sa kanila? Kasi sila ang tinawag ng Diyos sa kaligtasan. Pakibasa naman, Bar Omar. Roma 11:25. Oh, may tanong daw si Daddy. Pagpasok ng tribulation yan, after na rapture, hindi ba? Okay. Tama ba yun? Ngayon ang tanong ko dyan, kung itinanggi mo ang mensahe ng Malakay 4:5-6, pwede bang i-consider na ikaw ay nasa dreadful day of the Lord? Wala naman. Pinakamalapit isang paralelism. Sa loob ng church ages, may disposition. Okay. Martin, nakapos ba yan? Ngayon, ang tanong ko lang ito. Alin, sino ang nauna sa fivefold ministry at saka kay Brother Branham? Ang fivefold ministry, Efeso 4:11, binigay na yan nung panahon pa ng apostoles. So si Brother Branham, sa huling araw, ibinabalik niya ang fivefold ministry. Sinumulan niya yung pagbabalik ng fivefold ministry sa aral ng apostoles. Okay, kasi sabi mo kanina, bago tayo, pagkatapos si Brother Branham, ibabalik yung dating yung fivefold ministry, papasok tayo sa fivefold ministry. Ibig sabihin, nauna si Brother Branham kaysa fivefold ministry, samantala, itinuro ito doon sa mga apostol.
Ang sinasabi ko kaninang fivefold ganito. Malakay 4, 5, 6. Hirap nito. Ito ay Elias. Napahid. Ang Elias napahid, yan ay darating sa fivefold. Dati nang may fivefold. Pero sinabi ko, ang pahid ng Elias ay papasa sa fivefold. Nakuha niyo, Pastor? Alin ang pahid? Five, malaki for 5-6. Pahid ni Elias. Lilipat sa fivefold ministry. Oh, kasi wala pa yung yung apostle. Ilay niya muna. Ay, sa panahon ni Kristo, nauna nga si Juan Bautista bago yung mga apostol. Ang pinag-usapan ko natin, fivefold ministry eh. Ang fivefold ministry, dati na yan sa lahat ng tao. Lahat ng tao may gift ng fivefold ministry. Pero hindi lahat ng fivefold ministry ay nagdadala ng aral ni Elias. Hindi. Basta nagkaano na ng word of God. Bakit mawawala yung aral ni Elias? Hindi mawawala. Oh, yun. Ang sinabi ko, ulitin ko ha, Pastor. Ang fivefold ministry, hindi lahat noon panahon nakakaalam. Bakit? Hindi pa pinapahayag eh. Ang fivefold ministry, sumusunod lang yan sa pahayag ng Diyos. Darating ang isang araw, papahayag ng Diyos yung spirit of Elijah sa Propeta Branham. So, pag napahayag yung mensahe na yan, dadalhin na yan ng fivefold ministry. Okay. Okay. Halimbawa yung another, yung ibang mga groups na tuturo ng Godhead, itong One God, na hindi kasama doon sa inside. Masasabi ba natin na wala doon sa kanilang pahid? Ang pahid ng end time message, bago mo makuha, syempre, maririnig mo muna. Maririnig mo kung nagbukas ka. Okay? Kung kunwari, may nagbabahagi na, ayaw mo pakinggan, hindi mo matatanggap. Ngayon, bago pa dumating ang propeta, syempre, wala pa yun kasi hindi pa napapahayag. No, titukoy ko, hindi pa tinatawag si Propeta Bran na mangaral ng malalalim na bagay o simulan tong pagsasauli. Nung before 19, before sa ministry ni Barbanam, yung mga fivefold nun, syempre, hindi pa nila alam yan kasi hindi pa nga pinapahayag ng Diyos. Ibig sabihin that, ang ibig mo sabihin, si Brother Branham lang, ang propeta, pinahira ng Diyos, malibad doon sa ibang nangaral, nagkasita ng Diyos. Ang propeta, pinag-usapan ko yung espiritu ni Elias na aral. Bago pa sa panahon ni Branham, eh, pinag-usapan natin Malakay 4-5-6, ha? Oo, oh, oh, hindi ko pinag-usapan kahit anong aral sa Biblia. Kaya. Ito, ang nangaral ng Malakay 4-5-6 na alam ko noon ay si Alexander Dowie. Pero hindi natupad sa kanyang buhay. Okay? So, sa ministeryo lamang ni Brother Branham, itong Malakay 4-5-6 na simulang maunawaan ng malinaw. At maganap. Bakit maganap? Pinakita natin kanina sa Biblia na mayroong pagsasauli. May pagsasauli ng mga aral ng mga magulang sa kaanak. Okay? Yung tungkol sa bautismo, sa Godhead, at iba pa. Kung mayroong pagsasauli at siya ang unang ginamit, di siya ang gumana para sa hintil. Nang pasimula ng Espiritu ni Elias. Bago makarating yan sa fivefold, siya ang unang ginamit sa parting yan. Sa mensahe na yan. Yung tawag natin mensahe sa huling panahon. Okay. Pero naiiniwala ako na kahit hindi ka naging kasama doon sa mga tao, kasama doon sa mga tinuro ng Brother Branham, kung ang leading ng Holy Spirit ay nandama mo, ganyan pa rin ang bahid ng Panginoon. Kasi ang magpapahid talaga sa'yo, ang Panginoon eh. Pangako na ng Panginoon doon sa ano, sa Acts. Diba? Doon sa Acts chapter 2 verse 37. Doon sa 38, naroon pa doon. Sabihin, na kapag ka ang tao ay babaptize, may gift na siya pagdating doon sa baptize at kasunod, gift of the Holy Spirit. Nanito, Brother Boy, no? Brother Boy? Yeah.
Bermio. Pastor Mio. Ano? Estilio. Okay. Pastor Mio, yung pahid ng Diyos sa mga tao, dadalhin ka sa buong katotohanan. Kasi sabi mo, hindi nakasama sa sumusunod. Ganito, dapat hindi siya sarado at hindi naman kailangan isang grupo lang, no? Matatanggap niya yung aral. Kasi whether bahagya na aral ng grupo o mas kumpleto, mas tama yung grupo, magagamit 'yon na siya ay lumago sa mensahe ng Diyos. Hindi naman yung grupo sinusunod eh, yung mensahe ng Diyos. So maring nagamit anumang grupo madaanan niya, makukumpleto ang kailangan niyang matanggap na aral. Yan. So, ang tunay na pinahiran ng Diyos para diyan ay magkukumpleto. Lalalim, mabubuo ang tamang mensahe sa kanya at magagamit anumang grupo ang kanyang madaanan. Okay? Sige. Dapat nakikinig kayo sana ano nagtatanong oh. Si Brother Mark Branham, ano ba siya, man of God o propita ng Diyos? Pareho yan eh. Sugo ng Diyos, propeta ng Diyos, man of God. Kasi sa Bible kasi ang pinakalas ng prophet. Saan po natin mapatunayan sa Bible na siya po ay isa sa propita, kasama ng mga propita ng Diyos sa kalakasulatan. O kapag papasok siya po sa fivefold ministry, kaloob po yun. Mm-hmm. O kaloob po yun. Mm-hmm. Pero kung before the fivefold ministry, kasama na siya na isang propita doon sa mga propita ng Diyos, mapapatunayan po yun sa Bible. Mm-hmm. Pero kung siya po ay pinagkalooban bilang propita ng Diyos, papasok siya doon sa fivefold ministry. Sasagutin ko muna yung propeta. Isa sa kaloob ng fivefold ministry yung pagka-propeta. Pangalawa, hindi inalis ng Diyos ang pagka-propeta sa Biblia. Ang pagka-propeta sa Biblia nagpatuloy kahit lampas pa sa panahon ni Jesucristo. Okay? So, ang ginagamit ng mga denomination para sabihin na tapos na ang pagka-propeta ay yung talata kay Juan Bautista. Sabi dun sa talata kay Juan Bautista, the law and the prophets were until John. Ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Kaso, minisquote nila yung talata. Ang talata na yan, na nagsabi hanggang kay Juan, tinutukoy yung lumang tipan. Diba, ang kautusan nasa lumang tipan. May mga propeta sa lumang tipan na nagsulat din. So lahat ng kasulatan sa lumang tipan ay hanggang kay Juan na lang. Kasunod na ni Juan ay yung bagong tipan, si Jesucristo. Okay.